Kamusta? Collective reading naman tayo ngayon. Alamin natin ang message ng person mo through songs. Pero kanina ko pa ito inisa-isa eh. Angels and guides, please guide us. Thank you. From this moment on. Pakinggan nyo na lang dito yan guys sa YouTube. Lost without your love. Until you. Inikot ko pa talaga. Kumpas. Isang song na lang. Angels and guides, please guide us. Thank you. King and Queen of Hearts. Gamit ang tarot cards, alamin natin ang past, present at future mo. At ikaw na rin bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. Magbabanggit ako ng zodiac pero general reading ito guys, kaya kahit anong zodiac. Ire-reverse ko rin yung ibang cards. At kung ano ipakita ng mga cards, yun na talaga ang card mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Teka lang guys, ilipat muna natin ito para magkasya yung mga cards natin. At saka guys, reminder lang na general reading at guide reading lamang ito, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang past ng collective reading na ito? Ace of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo. Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ten of Pentacles, Virgo. Base sa mga cards, pinapakita na career-minded, generous, hindi lang sa financial yan, kundi syempre sa pagmamahal. At saka, may person na practical. Abundance ang ibig sabihin nito. Promotion, career, success, at healthy family relationship. At kung hindi ito nangyayari sa iyo ngayon, ang advice ng mga cards ay kailangan i-pursue mo yung mga goals mo at saka maging determinado. Para sa mga single, pinapakita ng mga cards na merong potential person na darating sa buhay mo. Malapit lang itong potential person na ito dahil sa career o kaya sa school o kaya dahil sa meron kang negosyo, dun kayo magkakakilala. Para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, pag-iisipan nyo or malamang gawin nyo na ng person mo na magkaroon ng negosyo para dagdag kita. At ito yung magdadala sa inyo ng person mo ng stability sa financial at saka sa relasyon. Kumbaga, magkakaroon kayo ng maraming oras together. At ang advice ng mga cards, kahit gaano ka man ka-successful sa trabaho mo, sa career, sa business, kailangan bigyan mo rin ng importansya yung mga taong nakapaligid sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, matagal kayong magsasama ng person mo, kahit na may mga challenges na darating, ay sabay nyo itong haharapin. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay ikakasal, ang ilan naman ay magkakaroon ng kasunduan. At sa mga single, lalo na sa naghahanap ng makakarelasyon, may person na magbibigay sa inyo ng long-term commitment.
At sa career naman, kasi ang ilan sa inyo, dalawa yung trabaho eh. Kaya magkakaroon ng increase yung kita mo. At itong mangyayari magandang pagkakataon sa'yo sa career, ay pag-iingatan mo. At ito yung magiging dahilan kaya may long term ang abundance. Kuha muna tayo ng dalawa pang cards para sa advice. Knight of Wands, Sagittarius. Naka-reverse kaya walang Zodiac. Four of Swords. Ang ilan sa inyo ay matapang mong haharapin yung journey na tinatahak mo sa buhay. At ito yung magbibigay sa iyo ng personal growth. At saka ang ilan sa inyo, kahit na maging successful ka, meron pa rin mga challenges na darating sa iyo. Pero hindi ito yung magiging hadlang para hindi mo makamit yung tagumpay. Para sa mga nagkakaroon ng problema sa relasyon, ikaw at ang person mo ay unti-unti nang nagkakaroon ng healing. Pero kung ang relasyon ng ilan sa inyo ay matindi yung pagtatalo, kailangan mo muna mag-step back. Kailangan magpalamig muna. Kasi walang magiging solusyon kung pareho kayong galit. Ang ilang single ay ready na para sa pagkakaroon ng relasyon. Pero ang ilan na single, andun pa rin yung takot mo dahil sa mga hindi magandang nangyari sa nakaraan. Kaya kahit magkaroon ka man ng karelasyon, hindi ito magtatagal. At para naman sa career, kung nagkakaroon ka man ng problema, huwag kang mag-give up. Kasi magtatapos na yung financial hardship mo. Magkakaroon ka na ng panibago na may stability at financial security. At saka guys, kung tingin mo stress ka sa trabaho mo, kailangan mo muna mag-relax para hindi ka maka-experience ng yung bang mental breakdown. Kailangan nasa kondisyon ka para magiging maganda yung takbo ng karir mo. Angels and guides, please guide us. Ano naman ang present ng collective reading na ito? Naka-reverse kaya walang Zodiac. Four of Cups. Judgment, wala itong Zodiac eh. Three of Swords, Libra. Base sa mga cards, ang ilan sa inyo ay nalulungkot, hindi ka inspirado, at saka disappointed ka. At ang advice ng mga cards ay hindi mo kailangan maging unhappy kasi meron tayong kanya-kanyang timing ng buhay. Ipinapakita ng mga cards na merong pagbabago mangyayari sa buhay mo. Kung hindi maganda ang sitwasyon mo ngayon, mo-overcome mo yung mga challenges na dumarating sa buhay mo at makakapagsimula kang muli. Ang ilang single ay naka-move on ka na sa nangyaring bad breakup sa inyo ng past person mo. At ngayon ay ready ka na para magsimula muli na magkaroon ng bagong karelasyon. Ang ilang single ay importante sa'yo kung ano yung appearance ng potential person kapag kaharap ka. At saka tinitingnan mo din kung ano yung estado niya sa buhay. Ang advice ng mga cards ay hindi mo kailangan i-check yung background ng mga potential person. Ang kailangan mong alamin ay kung paano ka magiging happy sa potential person. Para naman sa mga nasa relationship, kung ang ilan sa inyo yung person mo nagkamali siya at hindi mo to matanggap, kailangan mo tong sabihin sa person mo. Para mapag-usapan nyo kung ano yung option na pwede sa relasyon, kung pagtibayin ba yung relasyon or maghiwalay na lang. Ang ilan naman na nasa relationship, hindi ka sure kung itong person na to yung the one. Pero
yung sinasabi ng puso mo, yung pinapakinggan mo, na itong person na ito yung soulmate mo. At saka guys, sa mga nasa relationship, dalawang cards na kasi yung nagsasabi na kung ano man yung issue sa relasyon nyo ay kailangan yung pag-usapan para hindi na mas lalong lumala pa yung issue or problema na pinagdaraanan nyo. Kasi ang ilan sa inyo, yung nangyaring betrayal sa relasyon ay naging trauma sa iyo. Ang ilan sa inyo sa financial, kung nagkakaroon ka ng problema, kailangan makaisip ka ng paraan para magkaroon ka ng dagdag kita. Ang ilan naman, kinukulang kasi hindi makontrol ang paggastos. Ace of Swords in reverse. Naka-reverse kaya walang zodiac. The Emperor, Aries. Ang ibig sabihin nito guys, na ang ilan sa inyo ay nahihirapan ka na makamove forward. At ang advice ng mga cards ay kailangan i-priority mo kung ano talaga yung importante at huwag pansinin yung mga negatibo na hindi na kailangan sa bagong chapter ng buhay mo. At binibigyan pa ng advice ang ilan na huwag magpaka-focus sa mga material na bagay. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon ng pagkalito at saka yung bang nagkakaroon kayo ng argumento ng person mo. At ang advice ng mga cards ay kailangan makipag-communicate sa person mo, lalo na kung malamig na yung issue. Mas makakabuti na mag-isip ng solution sa issue na nangyayari sa inyo ng person mo para makamove forward kayong dalawa together. Magkasama or magkanya-kanya. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, ikaw at ang person mo, maayos yung relasyon nyo ng person mo. Merong kapayapaan. Kasi andun yung contentment at saka love sa isa't isa. Pangalawang card na ito para sa mga single na meron kang potential person na mamimit, na committed sa relasyon. At saka pinaghandaan ng person na ito yung kung mag-aasawa man siya, na dapat stable na siya, secure, at saka magkaroon ng komportableng buhay. Sa financial, kailangan ng double check kung may deal, agreement, o kaya investment. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo ha, at saka ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Seven of Swords, Aquarius, Nine of Wands, Sagittarius. Ito yung mga cards mo para sa future. Base sa mga cards ay mamumulat ka sa katotohanan. At dahil sa katotohanan na ito, ito yung magiging dahilan para malaman mo or maayos mo yung buhay mo, maset mo yung mga goals mo. At saka magkakaroon ka rin ng good news pagdating sa career o kaya sa financial. Sa mga naunang cards, may betrayal ang relasyon. Pero base na rin dito, future na ito, yung person mo hindi pa rin siya talaga nagbabago. Kaya huwag ka na magtaka kung hindi mo siya mapatawad or hindi mo na maibabalik yung dating ikaw kapag kasama siya. Sa mga single, may potential person na magpapakita ng interest sa'yo kasi nahihiwagaan siya sa'yo. Sa mga single, kailangan alam mo muna kung ano talaga yung relationship na gusto mo bago mag-start ng bagong relasyon. At ang ilang single naman, nakailang cards ka na eh, na healing ka pa rin sa nangyaring painful breakup sa nakaraan. Ang advice ng mga cards ay take your time kasi darating din yung panahon na mag-heal ka.
at matatagpuan yung love na deserve mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship pagkatapos ng mahirap na sitwasyon na pinagdaanan ay parang bumabalik ulit kayo ng person mo sa getting to know. At magandang paraan ito para mag-heal kung ano man yung painful na nangyari sa nakaraan. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi mo na talaga kayang makisama pa sa person mo, kaya wala kang choice kundi tapusin na ang relasyon. Ang ilan sa inyo, hindi mo pa tinatapos yung relationship nyo ng person mo. Mahal mo pa rin siya. Kaya lang, tingin mo kung ipagpapatuloy nyo pa, mas lalo lang kayong masasaktan. May problema kasi sa relasyon nyo na hindi nyo kayang masolusyonan. At saka naka-apat na cards ka na rin eh, na lagi mong pinag-iisipan kung dapat mo bang ipaglaban ang relasyon or tapusin na lang. Pinapakita na nag-e-effort ka, pero hindi talaga umuobra. Sa health, yung pakonti-konting diet, pag-e-exercise, may malaking tulong yan. Ace of Swords, naka-reverse kaya walang Zodiac. King of Pentacles, Capricorn. Binibigyan ka ng advice ng mga cards na meron pa rin progress ang buhay mo kahit na merong mga challenges na dumarating. Mararamdaman mo talaga yung failure kapag huminto ka at saka mag-focus ka sa positive kasi may mga magandang oportunidad sa iyo. Siyempre, mahirap yung sitwasyon mo kaya natatabunan ka ng emosyon mo at saka nagdadalamhati ka. Mga ilang araw gawin mo, pero kailangan mo din bumalik. Sa dating ikaw, mas mahalin mo yung sarili mo. Na kahit may mga challenges na dumarating, kailangan mabalanse mo pa rin yung buhay mo at kailangan mo mag-effort. Kasi ang ipinapakita ng mga cards ay magkakaroon ka ng abundance, stability, at saka magiging maganda yung takbo ng karir mo. Ang warning ng mga cards ay, yun nga, yung nabanggit ko, kailangan ng balanse. Kasi ang ilan sa inyo, sobra-sobra, sobra magmahal. Kapag nag-focus sa karir, sobra naman focus. Kailangan, balansehin mo lang. Kailangan may control. Sa totoo lang, ang dami mong swerte sa financial. Kaya lang, naapektuhan ka ng emosyon mo, kaya tingin mo or feeling mo, mabagal yung daloy ng buhay mo. Ang ilan sa inyo, okay yung kalusugan mo eh. Kaya lang, masyado kang active sa social media. At ito yung nagiging sanhi ng depression or anxiety. Maybe, may mga nababasa kang hindi maganda or may nakikita kang hindi mo gusto, kaya ito yung nangyayari. Ang ilan sa inyo, meron ka talagang sakit, pero hindi ka nagpapatalo, kumbaga fighter ka. Ito naman ang advice ng mystical cards sa iyo. Focus on your blessings. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Have the faith to walk through new doors. For everything, there is a season, a time for every activity under heaven. Cooperation and partnership bring great rewards. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. Move boldly into golden future. Trust in the Lord with all your heart.
seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Walk away from illusions and toward truth. Show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Alamin naman natin ang angel number mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka TikTok at YouTube lang po ang account ko. Three, three, three. Your problems and worries are being replaced with happiness, health, improved relationship, and financial abundance. The universe is going to fill your life with prosperity. Type 333 if you believe. 555. Speak as if it has already happened, and it will. Type yes if you agree. 11:11. God is planning something good for you. It may be a job, it may be marriage, or it may be a breakthrough. Just claim it, receive it. 2:2:2. Good omen for relationships. Seek balance and peace. 1:1:2:2. It is a symbol for you to be more humble, to be more kind, and to treat men and women with care and compassion.